Magandang umaga sa ating lahat. Atin pong pakinggan ang pahayag ni Dr. Rayleigh Pabunan ng Pabunan Medical Center na kanya pong pinapatunayan na meron na umanong nagamot ang kanilang gamot na Pabunan Antiviral Injection na nakagamotan ng COVID. Atin pong pakinggan ang kanyang pahayag. It is only this time na nagkaroon ng sitwasyon ng pandemic. Ito nga, coronavirus. Nasa family siya ng coronavirus. They have the same configuration. They are all enveloped viruses. Yun po ang ano doon, catch noon. Ano ang mekanismo na magpapatunay na kaya niya? Doon po pumasok yung aking idea. So, nagkataon naman itong pasyente na I am referring to na lumabas sa ospital, nag-request, nakuna ng basic laboratory, x-ray, blood test, then swab for COVID. Ang sabi niya, dahil yung brother niya, ang talagang pasyente ko, I was also managing the brother for status post, yung pain management sa isang viral disease din. They were curious din dahil nga nagkaroon na ng medyo putok na itong COVID na ito. The brother actually asked me kung pupwede ito, yung kasi meron siyang hawak. Ang sagot ko talaga dyan is, I extracted yung history ng pasyente, yung kapatid niya. Asan ba siya? Ilang taon ba siya? Ganito, ano ba mga history niya? Doon na kwento yung mga history niya. Ang sabi ko, huwag na huwag mong gamitin because nasa hospital pa siya noon nung nag-usap kami ng hindi ko naman siya nakita personally actually ito. O telepono lang nag-usap kami. Ano bang status mo ngayon? Sinabi niya, sa x-ray result daw niya, may pneumonia na siya, right pneumonia. Ito mga sa blood test niya, nandun na, nakapaloob na. At ang result, sabi niya, yung COVID test, siguro lalabas yun 5 to 7 days or a week time, sabi niya. O anong plano natin ngayon, Doc? Sabi niya, ganito yan. Hindi ako sa'yo, makikialam dyan actually dahil nasa loob ka ng hospital. Primarily because malalagay tayo sa alanganin yan. Lahat ng sabi ko, medication, for that matter, dapat alam ng hospital. Kung gusto mo ka ako, baka pwede, never go out against medical advice. Meaning, huwag ka magpumilit na walang doon. O kaya, siyempre, mag-ano ka ng waiver. Ang in-advise ko talaga, siguro, baka pwede, mag-request ka lang. Tapos sa bahay ka na lang mag-self-quarantine habang inaantay mo yung resulta ng COVID test mo. Nangyari yun, ginawa niya yun. Then, when you arrive at home, sabi kong ganyan, just call me, I will give you the instruction. Yun ang nangyari. Then, gradual ang niya. In short, nabigay siya ng itong Pabunan Antiviral. Then, gradual, 24 hours, mga sumunod na mga araw, na hindi pa dumadating yung resulta ng COVID test. Dineclare na niya sa akin, clinical improvement. Sabi ko sa kanya, alam mo, 1 week na, meron silang binigay, isang antibiotic, but hindi niya matolerate ito. I initially reduced the dose, pinahati ko, but the following day, sabi niya, Doc, ganun pa rin, hindi ko kaya, nagsusuka rin ako, nauseated ako, sabi niya. So, finally, pina-stop ko yan. Ang nangyari, minomonitor ko siya every 2 hours, 4 hours. Maganda yung clinical improvement niya. Because of the fear, yung malaking yung index of suspicion na sinabi niya noon na ang DOH ang tatawag sa kanya. Sabi ko, nag-isip ako, bakit kaya? Ganun pala ang kanilang SOP na ang test isasubmit sa RITM or ganun. Tapos sila ang mag-notify sa pasyente. Well, wala na akong question doon. So, on the 7 day, a week time, dumating yung resulta. He reported it to me. Anong nangyari? Sabi ko ngayon sa resulta, Doc, positive ako. Kumusta ka naman? Okay na ako, Doc. Sabi niya, okay na. I was very eager then na ipaulit yung x-ray niya para merong comparison kung pati yung mga lab test niya, x-ray niya, nag-improve. But according to him, hindi kami makalabas. Naka-lockdown dito sa lugar namin. Kaya walang magagawa. After 2 weeks, ay makakalabas siya. Antay na lang pala natin, sabi ko. Yung isang medical doctor, pinumusta siya.
sa doon sa pinanggalingan niya. Ang sabi naman niya, noon doc, sabi niya, dinadahan-dahan pangakong at tinausap ng doktor dahil sa resulta na ibibigay niya sa akin, i-report niya sa akin positive. Not knowing na yung resulta nandun na sa kanya at na-forward na rin sa akin. So ano nangyari doon between your between conversation of you and your physician? Sabi, nagtataka siya, sabi niya na, oh, lakas mo na, lakas ang boses mo ha. Sinabi daw niya na magaling na ako doc. Ganun lang, hanggang doon na, I did not go deeper, sabi niya ganun. Okay, etong pasyente nito, very cooperative. Sabi ko, ito lang may aambag natin. Kung sakali na magkaroon ng mga ganitong interview, I will not identify you. Sabi, pwede ka ba? Oh, anytime, sabi naman niya. So, eto mga nangyayari dito, meron mga gustong kumausap sa kanya. Ako ang kumakausap, I ask permission from him, saka ako binibigay yung conversation. And he was the one giving the history, personal history niya. So, itong mga lumalabas, si Sir Mario, nakausap niyan, personal. Telepono lang. After I called the patient, then binigay ko sa kanya. Hindi lang siya. Maraming mga tumutulong sa atin na nakausap, pero hindi ko naman binibigay yung ano, for, siyempre, yung patient-doctor confidentiality. Sabi ko sa kanya, hindi ko pwedeng ibigay sa'yo dahil mamaya tawag na ng tao kung sino-sino, sabi, hindi mo na ma-screen yan. If you want to make some statement, antayin mo yung tawag ko. Ganun lang. Doon nag-umpisa yata itong ano, if I remember, dito nag-umpisa ang nag-trigger itong ano nito, itong pangyayari na ito. Ay radio reporter local, tinawagan ako, sinabi ko, ang isip ko naman kasi, wala naman akong obligasyon na magtago, wala naman ako ano, sa akin, transparent lang. Why? Because we are backed by evidence. Dokumento po ito, dokumento. Hindi naman tayo nagnangangaw-ngaw rito na walang ka-ebidensya.